Move that piece of insulation. Don't get it in your face. Don't breathe in with the insulation. Just don't breathe. Hello to the world. Mag-work. Sama ako sa working place ni Mr. ngayon. Nasa van niya kami. Ayan. Very excited. Baby, hawak kamay. Hawak kamay. Kita iiwan sa paglakbay. Ang layo. Ang layo kasi we have a space. Ang layo namin sa isa at isa't isa. So first time natin itong magtrabaho with him today. So sabahan niyo kami mga loves. It's work daddy. Work. No love. Work. Huminto pala kami dito muna sa gas station. Kasi magpapagasolina kami. We need to leave right away though because we are paid by per hour, daddy, right? Yeah. And we don't want to waste the money of the customer, daddy, right? Exactly. So, nandito na kami sa highway. Stop muna kami dito. Kasi may pipick upin lang si Daddy Daryl. Nagmamadali na naman si Daddy Daryl. Ganito pa ang work niya. Always lang up, down sa sasakyan niya. And he always hurry up. He always hurry up, Daddy, hey? Hey, go slow. You don't get paid if you're slow in Canada. That's what he said, so. You just get more done if you hurry. Yeah. Sabi niya mas marami daw ikaw magagawa kung always ka pass or mabilis. So ito yung pinick up niya, hindi ko alam kung ano to. Magka-unboxing tayo doon mamaya. So I know what that is. We're gonna do unboxing. No, we can't unbox that one. I hope I'll unbox it in the shop, but I don't know. I know there's a fan for a customer. Hindi na kami makaka-unboxing pala nito kasi alam niya na kung anong nasa loob. Tape measure for me daw, sabi ni Daddy Daryl. What else do we do? I need this. Flashlight. I found it. This one here. Hanap kami ng flashlight. This one, there's flashlight here. Okay, let's go. Let's go. May tape measure ako. Tape measure ba to? It's time to work na. What is this? It's mga screws. You're the helper. I am the helper daw. That's why I need to carry it. What else I can bring? Carry this if you want. If you can carry it. Yeah, I can carry it. There. Watch your ice. Let's go. Let's start the job. Oh, mamma mia. Lots of ice here, so don't fall on your head. Wow. Look at the ice, mga loves. Oh. Oh. Oops. Oh. Grabe yung ice. Hello. Akala namin kami lang tao ngayon dito. May mga kasama din pala kami. May mga drywaller. Yung drywaller pala ay sila yung naglalagay o nag-i-insulate ng mga walls dito para hindi mapasukan ng lamig dito sa loob ng bahay. Dahil ako ang assistant ni Mr., pinakuha niya ako ng roll yun ng mga pipes. Mabigat ito, hindi lang halata. At hindi lang ako nagpapahalata kay Mister na nabibigatan ako.
Kumuha siya ng isang rolyo doon sa dinala ko at nakikita niyo itong kisame na ito, ang liit-liit ng paglalagyan. Mabuti nga at hindi mataba yung asawa ko. Mabuti at payat siya kahit ano namin kamumukbang. Kahit ano ko papakain ko sa niya, kanya ng mga Filipino food, hindi talaga siya tumataba. Mabuti nga din at hindi siya malaki kasi kailangan niya palang sumuot sa mga ganitong butas na maliit talaga para magampanan niya ang kanyang mga trabaho. Ang tilim pala dito, kailangan niya talaga ng flashlight niya at ang kitty din ng daanan. Ay sus. Yan. Mabuti at nahanap ko agad ako ang assistant ni Daddy Dar ngayon kaya kung anong pinapakuha niya sa sasakyan, kailangan ko talaga ang kunin. Gagamitin pala namin itong extension cord para sa baba kasi bababa kami dyan sa may butas kung nakikita nyo. Ayan na, mananaog. Pang-unang nanaog dito. At pinabitbit pala ako ng drill ni Daddy Darrell at ni-check ko ang aking paligid. Ito ang bumungad sa akin, napaka-narrow ng daanan kasi dito pala si Daddy Darrell mag-uumpisa magtatrabaho. Nasya-shock lang talaga ako kasi ito pala ang trabaho ng asawa ko. Kung hindi pa ako sumama, hindi ko talaga alam na ganito ang kanyang trabaho. Sabi niya, ito daw ang isa sa pinakamahirap niya na trabaho. Kasi kailangan niya talagang gumapang papunta doon sa papuntahan niya. Kasi kailangan niyang bumutas dito para may outlet ang init na dadaloy sa buong bahay. At sa mga nagtatanong ko ano talaga ang trabaho ng asawa ko, ito ang trabaho ng asawa ko, taga-install ng heating system sa mga bahay-bahay. Ito pala kahirap ang trabaho ng asawa ko, Diyos ko. Ang hirap kumita ng pera. So kakausapin niya yung may-ari kasi nga may tatanong siya. So pupunta siya sa basement ngayon, doon sa kabila daw. Dahil nasa bahay ang binan ko na lalaki, tinawagan ni Daddy Darrell para magpakuha ng mga rolyo kasi kulang pa talaga yung rolyo na dala namin. Punta kami ng basement, mga loves. Oh, it should be pulled straight in. Yeah. One of these choices here. Hindi nyo na makita ang binutas niya, yung dinidrill niya daw. Okay, babalik doon si Daddy Darrell doon sa crawl space, doon sa kabila, para butasan daw ulit dito banda. So, i-check ko kung saan ang butas para mas madali sa amin. Okay, babe! I know where it is now! Akala ko naririnig niya ako, sumisigaw ako dito. Hindi niya pala ako naririnig dahil may simento na nakahadlang sa amin. Ayan, nagmala Spider Woman ako dyan. Kasi gusto ko talaga si Mr. Tulungan. See? Oh, spider web. Oh, lots of spider webs. Oh. I'm gonna move that piece of insulation. Oh. Don't get it in your face. So dusty. Don't breathe in with the insulation. Just don't breathe. Oh, there's water coming there. Honey, concentrate on what we're doing. Okay. Oh, so dusty. Oh. Take it out gently. Oh. There's the bit. Okay, I see it. See the hole? Yeah, well, it's right there. See that bit? Oh, yeah, this one. Yeah, okay. One. Perfect. So awesome. Good? Yep, you can come. See? Good job, hon. Kailangan pala buuan ni Daddy Darrell dito para yung init ay papasok dito sa taas ng bahay. We're good. At ito naman pala yung ikatatlong butas. Ayan na, mag-uumpisa na talaga kami ng totoong trabaho namin. Pinapadala pala ako ni Daddy Darrell nito. Ayan. Tawag niya yan ay boots. Pero hindi naman parang mukhang boots. Yan. Ayan, tatlo kasi nga ilalagay namin siya doon sa binutasan namin. This one? That one's gonna go in that hole there. Okay. Me, I will do it.
want, usually what I'll do, I'll show, wanna, you, I'll show you what I first do. Yeah. Usually I'll squish this and squish this down like this. Mm. Because it makes it smaller mm. on the ends. That, it squashes it all in a little bit, right? Yeah. And it fits in the hole easier that way. Ah, okay. And we'll go that way like that. Nope, all the way around. Like no, this? Nope, this way. Haha. Because it's offset one direction, mm-hmm. right? Ilalagay ko na. Ilalagay ko na. Ito pala yung iladaanan ng heating system. Kaya binutasan ni Daddy Darrell. Kailangan ko siyang ipagkasya dito. Ayan. And then I need to push it up. I need to push it up more. Just as long as it's up in the hole and stays. Oh yeah, it's good now. We'll nail it into the top. Yeah, ayan. Ayan. Is that the heating system going to the basement? That's where this heating is going to be going. Ah, okay. Bringing the pipe in here and then over to that hole over there. Yeah, wow. Akala nyo madali lang magtrabaho dito sa Canada, ha? Nahirapan pala si Mr. dito kasi may sagabal doon sa likod. I need my hammer. Okay. Yeah, that's over there. Yeah, I'm gonna get the hammer. Ah, grabe na to. Martil ni Daddy Darrell. Kamang pamor, kamang. Ah, yeah. Ah. Kasi hindi siya matibag eh. So ngayon pinapakuha pala ako ni Daddy Darrell dito. Nang something, basta something, ini-instructionan niya ako ng mga kailangan niya para sa kanyang pagbubutas. There's a pickup truck here from your company. Oh, that's done. At dumating pala si Bienan at ito na yung mga dinala niya para sa amin. Ako naman, wala talaga akong alam ng sa mga parts. Ngayon lang nga ako nakakita ng mga ganyan-ganyan. Kaya nakailang balik din ako sa kanya at ipakita sa kanya kung yan ba talaga yung parts na hinahanap niya. Mm. I love you, babe. I love you, babe. Nope. No? Oh, Mama Mia. You're in the wrong box. That's wrong. Oh, Mama Mia. What do we need right here? Sorry, I make you run. Okay. This is how you learn. What right? Is that called? This is an extension. Extension? Yeah. Because now I put my drill on this end and I put that big bit on the, down on this end. Yeah. And now I can reach the foot into a wall. Oh, okay. To make a hole? Yeah. Okay. Put one corner in first, yeah. Slide it all the way over to the edge. Yeah. There, see? Beautiful, just like that. Yeah, easy. That's easy. Good, that's good. That's lots. Okay. Beautiful. Good job. Good job, honeybee. You're hired. Maybe there's something behind that. There's a nail right there. Ah, nail. Pinapakuha na naman ako ni Daddy Darrell ng isang drill bits. Ayan, yung pang-drill. At ngayon, wala talagang, parang di kami mag-asawa ngayon. Parang work buddy talaga. Parang siya talaga ang boss ko. Kaya follow na lang ako ng follow. Okay. What is a drill anyway? I will get it. I know what you mean. So, babalik ako sa task kasi kukunin ko yung inuutos ni Sir. Ng bus. Spider home. Dinala ko na lahat. Ayan.
para hindi ako babalik-balik doon. At ito yung drill ni Mister na pinapakuha sa akin. Oh, Daddy, oh. Ah, sa hirap at ginhawa. I know, just wanna make sure I'm not gonna come back again there. Yeah. Daddy, till death do us part. Huh? Till death do us part. Oh, that isn't today. Isn't today. Ayan mga loves, o yan. Yung drill niya. Ayan. Ito yung heating system talaga. Lakihan natin. Yan. Ito may mga pipe. Okay. Dito kami sa basement. Flashlight. The cob will swap fiber. Get rid of the cob at first. I get in here. Ayan, ito yung mga, ito gagawa rin ito ni Daryl. Ito. Ito. Ito rin ang gawain ni Daryl pala. Ito. Siya ang gumagawa ng ganito. Okay, malalaking pipes. Ayan. Ayan. Okay. Ngayon pala, may bubutasan si Daddy Daryl dito para sa outlet sa attic. I will bring the light too. No, I got a flashlight. Aakyat naman si Daddy Daryl sa attic ngayon at sobrang dilim talaga doon. Ito pala yung maliit na buho papuntang attic at ako naman sumilip lang kasi hindi ako makaakyat. At ngayon, itong mga pipes i-attach lang ni Daddy Daryl sa kanyang ni-drill kanina. Lahat talaga ng tubo o ng pipe ay dapat attach. At dapat alam mo talaga ang ginagawa mo dito kasi kung hindi, dahil kung hindi, wala talagang mag-hire sa iyo, mare at pare. Nasa basement na naman kami ngayon. Good job, babe. Good job. Make a hole. Congratulations. At alam nyo bang super dusty dito? Hindi ko lang pinapakita kay Mister at hindi ko lang pinapalata na grabe talaga yung dust dito. Daddy, oh. Daddy, there's a rum here. Whiskey. Ha, mag-rest muna kami. Kasi ang daming dust talaga na nakain ni Daddy Daryl, kaya kailangan niyang lunukin ang mga dust. You need to swallow the dust, hey? Gotta get rid of the dust out of my throat. It's dusty down there. Dusty, super dusty. Well, that was the hardest part of the job. Right there. Oh, the hardest? Cutting those holes. How was that? The rest of it is just putting pipe together and stringing it all where it needs to go now. Yeah, and it's easier. Cutting holes in the duct is easy. That's yeah. Really accessible, so. We do gotta crawl in the crawl space a couple more times yet. Not the really ugly spot, but the... Well, I'm gonna have to go in there one more time. I don't have to cut holes like that anymore, so that makes me happy. Nakaka-stress doon sa baba, pero maganda pa rin. Do I still look beautiful? Oh, yeah. You haven't even got dirty yet. Oh, you got a nice piece of cobweb in your hair here. That's see? Lovely. Hey, that's nice. Mga cobwebs na si Mami Liz. Oh, another one here. Oh, yeah. Alicia's gonna love eating all that stuff out of your hair when you get home. Bear. Snack time. They're so good. Wala lang hugas. Ay, ito. Banana chips. Ang dami naming prutas. Tinuturuan pala ako ni Daddy Daryl dito kung paano pakuin or pakuan ang mga nilagay kong mga metal kanina o boots, tawag niya. There you go. Good. Sure you keep your nails straight. Hit it hard. Ito naman ang tinuro ni Daddy Daryl sa akin. Crimping tawag niya o crimp tawag niya dito. Ayan, tingnan niyo naman si Mami Liz nyo. Basta gulang lang go sa buhay mga loves. Kahit ano, matutunan natin.
Life is a learning process talaga, kaya keep on learning lang tayo. There, just like that. See? Beautiful. Wow, you're amazing. This is the pipe, oh. Yung, this is the pipe. Oh, ito na, oh. Para dadaanan ng heating system, ng heater. Ang bilis magtrabaho ni Daddy Daryl, pumukpok-pukpok lang ako ng mga nails sa taas. Tapos, ayan na, attach niya na yung mga tubo. At ayan, ang dami pang mga tubo, of course, na i-attach. At sabi niya, mabilis ako kasi nga, 23 years ko na itong ginagawa. Since 20 years old pala siya, nag-start na siya magtrabaho ng ganito. At 4 years niya pala itong pinag-aralan sa Nate University. Naku, nakaka-proud talaga si Mister. Ang kulit din. Hindi makatiis eh. Usually kung bagong-bago pa talaga ang bahay, siya talaga ang nag-i-install nito. From bottom to top, lahat. Siya ang nag-i-install ng mga ganyan. Akala ko dati madali lang, mahirap pala. Marking it at the same spot. So ngayon, bubutasan pala ito ni Daddy Daryl kasi ito yung pinaka main outlet ng heater. Dito manggagaling ang init papunta ng buong bahay. Thank you. Kuha ako ng elbow. Okay, and now I need... What you need? Bring in 2 lengths of pipe. Don't snap them together. Oh, no? Just leave them loose. And then the big long snips that I was using to cut them. The big long snips, the red ones. Ini-slice niya pala itong metal kasi hindi magkasya kung mahaba. Oh, di ba? Mainit na na lumalagos. Lagusan ng init. Para hindi mamatay yung mga tao sa lamig dito sa Canada. Kaya good job talaga itong asawa ko. In demand work ito eh. In demand job sa Canada. Kada bahay may ganito eh. Tapos kung masisira na naman, tatawagan na naman siya. Yan. Yan ang trabaho ng asawa ko. Attach. Voltage 5. Voltage 5. Attach. Screws? It's in here. Kita niyo mga pipes yan. Uwian time na. Uwian na. May nanalo na. Uwian na. Adi oh. What do you like for supper? Food. Steak. Steak. Oh yeah. Cheese. Cheese it.